Ngayong season ay walang duda na ang Brooklyn Nets ang isa sa mga pinakapaboritong maging kampiyon pagtapos ng season na ito. Bukod sa reigning champions na LA Lakers. Bakit nga naman hindi, di ba? Meron silang coach na kahit na bago pa lamang ay pinapakita na ang kanyang great leadership, high basketball IQ at offensive genius mind. Meron din silang trio na nag-average ng over 25 points each at meron silang reliable big man na focus na lamang sa pagkuha ng championship. At ngayon, heto, nahanap pa nila ang kanilang perfect power forward kay Blake Griffin. Opisyal lang naging miyembro ng Nets ang 6-time All-Star matapos siyang magkaroon ng buyout sa Detroit. Pumayag si Griffin sa veteran minimum contract para lamang maging miyembro ng Nets. Sa nakaraang dalawang seasons ay nag-struggle ang former slam dunk champion dahil sa mga injuries. Noong last season ay 18 games lamang ang nilaro niya, habang ngayong season naman ay 20 games pa lang ang kanyang nailalaro. Partly dahil sa injuries at dahil rin sa ganda ng laro ni Jeremy Grant na kinuha na ang spot niya bilang star power forward ng Pistons. Ngayong season ay nag-a-average na lamang si Griffin ng 12.3 points, 5.2 rebounds at 3.9 assists. Ang best game niya ngayon ay noong December 26 pa, nang umiskor siya ng 26 points, 6 rebounds, 4 assists and 3 steals kontra Cleveland Cavaliers. Obvious na masama ang season ngayong taon ni Griffin, putting up his career lows across the statutes. Pero kahit na ganun ay hindi may de-deny na isa pa rin great piece ng isang championship team ang 5-time All-NBA team member na ito. Sa kanyang career ay nag-a-average siya ng 21.4 points, 8.7 rebounds at 4.4 assists. Tatlong beses na rin siyang nakaabot ng Western Conference Semifinals. Sa kanyang playoffs career ay nag-a-average rin siya ng 21.2 points at 8.5 rebounds. Sa kabila ng mga struggles niya ngayon ay nakita na natin in the past kung ano nga ba ang kayang gawin ng isang Griffin. At hindi na rin bago sa atin na makita ang isang star na magkaroon ng resurgence dahil change of scenery lamang pala ang kailangan nila. Isang malaking halimbawa na lamang dyan ay si James Harden earlier this season. With the addition of Griffin, with his skills in scoring from the post, rebounding and great passing, ay lalong magiging deadly itong Brooklyn. As of the moment, pangalawa ang Nets sa East with a 24-13 record. And they are currently on a 2-game winning streak at naipanalo na nila ang 10 sa kanilang huling 11 mga laro. Si Kevin Durant pa rin ang main guy ng team kahit pa injured siya, with averages of 29 points, 7.3 rebounds and 5.3 assists. Habang si Kyrie Irving ay nag-average ng 27.2 points and 6 assists. Si James Harden naman, kahit pa third star na lang siya maituturing, ay gumagawa pa rin ng 25.5 points, 8.7 rebounds and career high na 11.3 assists a game. Wow! Ang sentro na lang si DeAndre Jordan ay naglalaro rin ng malaking factor, lalo na sa depensa, averaging 7.4 points, 7.5 rebounds at 1.5 blocks a game. Productive rin ang mga role players ng Brooklyn, with Joe Harris averaging 14.8 points and shooting 50.6% from the 3. Habang si Nicholas Claxton ay nag-average naman ng 10 points at si Jeff Green with 9.5 points a game. Ngayon ang Brooklyn ang best offensive team sa liga, ranking first in points with 121.5 points a game and even sa shooting percentage from the field as they shot 50% as a team as well as in offensive rating with 118.2. They are also second in assists as a team with 27.2 assists per game. Sinong mag-aakala nun, di ba? James Harden effect yan. Dagdagan mo pa ng Griffin yan ay mas lalong lalakas pa ang net squad na ito. Hindi rin katulad ng kabataan niya, hindi na kailangan na Griffin ng bola masyado para maging effective. Isa pa, meron din siyang coach ngayon na kayang gumawa ng plays para maging effective siya lalo. Dahil alam naman natin na matagal naging kakampi ni Steve Nash, Amari Stoudemire, na halos kapareho ni Griffin ng laro. May chemistry na rin kagad to kay DeAndre Jordan dahil sa time nila sa Clippers. And with these factors, nakakatakot makatapat ang Brooklyn sa playoffs, di ba? Kung isa ka sa mga NBA teams. Pero bilang fan, ay nakaka-excite makita kung paano nga ba masasabayan ng other title contenders ang bagong beast from the East na team na ito. Kaya ba mga pare ko, tingin nyo ba ay magiging effective ang mas pinalakas pang roster na ito ng Brooklyn Nets? Well, komento lamang yan sa iba ba. I-like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.